kaya ang sinabi ko, aralin nyo muna, saka na kayo mag-i-start ng ganitong diet, pag naintindihan nyo, hindi ko sinabing bobo kayo, dahil kailangan aralin, hindi po ganun yun. Kasi itong diet na ito, maraming disagree, lalo na kung hindi nyo naiintindihan kung bakit ganun ang kinakain. So, ito yung kakainin natin, guys. Meron tayong hard-boiled egg. Hard talaga siya. Meron tayong toge, tayong litos. And of course, meron tayong yung chicken wings. So, kahit anong karne, mas maganda kung maraming taba. So, mag-i-start na po. Tahin natin si toge. Samahan niyo akong kumain. Huwag kayong magulat. Magulat na lang kayo sa result. Sobrang dami niyan. So, kung meron siyang leftover, kakainin ko siya ng first meal tomorrow, kanang mga alas 11. Kasi dapat 16 hours hindi po ako kakain. Only water and green tea. As long, kahit ano, basta ang importante, wala siyang carb. Anyway, itong dressing na ito, hindi talaga siya advisable kasi meron siyang carb na 0.8 grams. So, ang mangyayari kasi ang tinawag na yung, hindi na talaga siya keto na diet. It naging dirty keto na siya. 6 in the evening, hapon. Start. Kain tayo. Ulang kanin. Walang mantika ito. Nilagyan ko lang siya ng baliwala ding water. Nilagay ko lang siya sa kawali. And then low heat. And then, yung parang nag-steam na siya. I-steam ko lang. Nilagyan ko lang na yung salt and pepper. And then, maglalabas, magpuproduce naman siya ng water. Salt and pepper lang. Mas maganda kung ang gagamitin yung salt is rock salt. Huwag yung iodized. Or Himalayan salt. Kain natin si chicken. Mainit pa. Sa chicken pala, salt and pepper lang din. Pinrito ko lang. Gamit kong mantika, yung approved ng keto. So, kung wala kayong pambili ng mantika na pang-approved ng keto, pwede, kung nasa probinsya kayo, mag-gumawa kayo ng oil from coconuts. Sa maraming nagsasabi na mali yung ginawa kong diet, ganun din ang pagkakaalam ko before. Pero hindi pala. Alam nyo ba na merong akong napanood na basa? Actually, nailabas nga siya sa Kapuso mo, Jessica Soho. Nakita ko yung may-ari ata siya, if I'm not mistaken, correct me kung mali ako, may-ari ata siya ng palitsyonan. May restaurant siya na lechon. And then, sobrang laki niya. Sobrang laki talaga niya. Sobrang laki. So, hanggang sa nagre-research ata siya. Ewan ko kung ano. Basta medyo nakalimutan ko na. Matagal-tagal na kasi. So, ang ginawa niya, nakita niya yung LCIF diet. And sinabayan niya ng keto diet. Yung dalawang yun. Ang kinakain niya lagi, the more lechon. Pero guys, grabe ang ipinayat niya. Next, ang kakainin ko ay yung ito. Marami to. Hindi ibig sabihin ito sa ginamit niya social. No. No choice lang talaga. Kasi ito yung mura sa ibang bansa. Mahal yung mga gulay nila dito na gulay sa atin. Okay? So, itong latest na to, talo ito sa malunggay, sa talbos ng kamote, sa mga gulay sa probinsya, kumbaga. Igi, magtalbos kayo ng kamote kahit isang sako pa. Itong si eggs, marami kasi tayong nilutong itlog. Sinadya ko yun kasi kahit may leftover siya, lalagay ko lang siya sa rep, yung luto na. Lagyan ko lang siya ng marking kasi baka magamit ng mga kasama ko dito. Then para bukas, kakainin ko siya. Pero pag naubos ko siya ngayon, okay lang din. Meron akong nabasa. Totoo talaga yun kasi meron akong group na pinapasukan. Karamihan sa kanila is foreigner. Ako lang ata yung Pilipina doon. I'm not sure. Kasi marami kasi. Napakalaki niya as in. Meron siyang diabetes, meron siyang high blood, meron siyang basta yung mga ganong normal na sakit na sa sobrang laki. Nag-diet siya kasi yun sinasabi ng doktor na kailangan mo mag-diet. Pero ang pina-follow ni ang ginagawa niyang diet is katulad ng diet na ginawa ko. Post ko siya sa susunod, magpaalam muna ako kasi baka magalit sa akin. Babae, sobrang laki niya as in siguro sobra siya sa 100 kilos, guys.
or nasa mga 100 kilos. Pero ngayon, sobrang liit na niya. Nakakagulat. Yung damit niya, as in tatlong ako siguro ang makakapasok nun. Alam ko yung feeling na first 3 days or first week ng pag-aano, as in struggle talaga. Alam mo yung na-feel mo, yung gutom na gutom ka na, as in gusto mo nang kumain. Yung pati ano mo nanginginig, it's normal. Naranasan ko pa ngayon before na para akong nilalagnat. Tapos yung mga alam mo yung mga kalamnan ko, parang masakit, pati yung binti ko masakit. Pero inaral ko talaga siya, nag-research ako, bakit ganun. It's normal. Hindi ko sinabing doktor ako. Mag-ano din kayo, mag-research kayo. Marami na sa internet ngayon. Huwag puro Facebook. Charot. Tingnan yung pa ako. Nakapatong. Kasi mataba kasi, kaya laging napapagod. Ito guys, bawas ko na. Ito wala na. Tabi na natin. Ito hindi pa. Pero alam ko hindi ko siya mauubos. Kung hindi kaya ng mga mamahaling mga pagkain, gulay is enough. Hindi lang po carbohydrates ang ano. Pwede natin mapagkuhanan ng source of energy. Yung carbo talaga, pag nasobrahan ka nun, pagpapalaki sa atin at nagbibigay siya ng ano, pag sobra na nun, nakakapagbigay siya ng ando na tayo, nagkakasakit tayo, nagka-high blood tayo, kasi pag i-partner mo yung fats at saka yung maraming carbo, doon po talaga ay no. Huwag kayong tumigil sa pagkain, hindi kayo full na full. Kasi hating gabi or bukas ng umaga, hindi nyo makakayanan yung 12 hours or 16 hours, gutomin na kayo. Kaya ang kadalasan, yun ang mangyayari, bumabalik sa karbo, bumabalik sa kanin. Tapos sasabihin ko, kunti lang muna ang kain ko ngayon. Diretsuhin mo na, itigil mo na yung kanin. Ang pamalit mo sa kanin, kumain ka ng isang buong litos, o di kaya isang buong sobrang daming ampalaya, o kahit anong gulay, pamalit mo doon sa kanin hanggang sa ma-full ka. Sa isip mo lang yun, hindi mo kaya, pero kaya mo yun. Tapos ko na po yung litos natin. Next, ang kakainin ko is ito. Actually, ano na siya, kasi dinahandahan ko na rin siya. Huwag niyo muna akong i-judge. Wala tayo sa korte. At lalagay ko pala sa description below yung mga pinafollow kong nag-LCIF, yung mga nagkikito. Yung pinafollow ko talaga, Uncle Nawa. Meron pa nga akong pinafollow na singer siya sa Pilipinas. Papangalanan ko siya, si Glam Mama, yung ano niya, yung YouTube channel niya. Ang laki ng ipinayat niya. Dati, grabe ang laki niya. Ngayon, ang laki ng niliit niya. Kung kayo ay mahilig sa karne, hindi mahirap sa inyo mag-diet. Kung kayo ay mahilig sa gulay, hindi mahirap sa inyo mag-diet. Tanggalin niyo lang yung mga carbo. Wala na siya. Set aside na natin. Next kong kakainin is ito. Yung eggs natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hard-boiled po siya. And kailangan ko nang kumain ng marami dahil ang sunod na kain ko is tomorrow sa alas 11 ng umaga. Twice a day lang tayo kakain. So, ayoko magpakahirap mag-jogging. Maglalabas ng pawis. Pinapawisan ako pag nagtatakbo ako doon sa kasama ko. Yung anak ko naglalaro, enough na yun. Ayoko magpakahirap ng ganun. Tapos matagal pa bago ka papayap. Eh, ito, madali lang. Buwan, tapos na. So, ang nakain ko ay tatlong eggs. Ito yung natira. 1, 2, 3, 4. Yun ang ginagawa ko dati pa. Ay, yung dati kong diet. Ito nga, yung LCIF keto diet. LCIF, low carb intermittent fasting with keto. Sinama ko na. Kasi mga pang keto approve ang ginagamit ko mga kinakain. Social lang siguro siya pakinggan. Hindi siya social, guys. Maniwala ka sa akin. Kung wala kayong dressing, wala kayong ganito, pwede na yung ano, yung bagoong. Lagyan nyo ng lemon. Pwede na yun. Diyos ko, kahit anong lamang loob na kakainin. Gusto ko nga dayok. Pwede na yun, dayok. Kahit anong lamang loob. Huwag lang laman loob ng tao. Pupwede. Kahit ano, wag lang talagang carbo. And lahat ng root crops na gulay, hindi siya po pwede. Major ng mga fruits, hindi siya po pwede. Maliban sa berries and avocado kasi matataas po yung fats nun.
po pwede yun. Bread, no. Pwede lang kayo gumamit ng mga flour, almond flour, and coconut flour. Basta marami pa. And then milk, no. Pwede kahit low fat, no, no. Ang gagamitin yung milk, kung gusto nyong uminom ng milk, is almond milk. Kaso lang may kamahalan, gumamit kayo ng all-purpose cream. Basta gamitin nyo lang siya habang kumakain kayo. Pagkatapos kasi kung kumain ngayon, 12 hours akong wala akong ipasok sa bunganga ko, kundi water and green tea. Yung green tea talaga na pure, walang nakag, yung may mga tea kasi ngayon na may mga apple flavor, berries flavor, may mga ganun ba. Yung plain lang po, tignan po nyo sa level doon na walang nakalagay na carbo. So, kasi busog na busog ako. See, mabubusog ka kahit wala kang rice, guys. Mabubusog ka. Sige, bye muna and thank you!